Oh, pareng Roberto, kumusta? Okay lang, bro. Oh, pare, bakit parang matamlay ka? May problema ka? Iniisip ko kasi kung itutuloy namin kunin ang aming mga anak kasi ang mahal naman daw ang pagpapaaral dito sa Espanya. Naku, pareng Roberto, huwag kang maniwala sa kanila. Kaya halika at explain ko sa iyo ang mga gastusin sa pagpapaaral. Okay, pare, makikinig ako para malaman ko kung ano yung mga gastusin sa pagpapaaral dito. Hello guys, welcome back to our channel, our humble abode, BLDG Production. So for today, ang pag-uusapan naman natin ay isang mahalagang impormasyon kaya na dapat nating malaman, lalong-lalo na yung mga magulang, okay, na may mga anak na bagong dating dito sa Espanya. So pag-uusapan natin yung sistema ng edukasyon dito sa Espanya, kung mahal nga ba ang pagpapaaral dito sa Espanya, paano ba kumuha ng plaza o kaya yung slot kung halimbawa ay bagong dating dito sa Spain. Okay, so paano ba kumuha? Ano ba yung mga requirements? Okay, so malalaman din natin kung ano yung mga iba't ibang level ng education dito sa Spain at saka kung ano yung mga uri, iba't ibang uri ng schools. And of course, napakahalagang malaman natin yung matrikula or yung tuition fee na binabayaran sa mga schools. So samahan nyo ko guys para sa ganun ay ma-inform kayo sa mga iba't ibang mahalagang impormasyon tungkol sa educational system dito sa Spain. Ayan guys, so welcome back dito sa ating vlog about the educational system dito sa Spain. So naisip kong i-vlog ito kasi may mga parents na tumawag sa akin about yung kung magkano ba yung matrikula, yung pinabayaran ng mga anak namin sa school. Kasi alam nila na yung mga anak namin ay nag-aaral dito sa Espanya. So ayan, so kaya naisip ko ito para sa ganun ay ma-inform naman yung mga ibang parents pa para malaman nila kung mahal nga ba talaga yung pagpapaaral dito sa Spain. Okay, so lahat ng aking sasabihin is based sa experience ko sa pagpapaaral namin sa dalawa naming anak. So dumating sila dito when they were grade 6 at saka first year high school. So since hindi pa sila masyadong marunong sa Spanish, okay, nung nabigyan na sila ng slot, okay, sa isang school, so nalagay lang siya, parang na-confine sila sa isang room. So tinatawag ito na aula de enlace, kung saan yung isang teacher ay tinuturuan niya yung mga bata, yung mga strangers, mga extranjeros na hindi pa alam magsalita ng Spanish. Okay, so English yung teacher, siya yung mag-explain ng Spanish sa mga bata para matuto sila sa pagsasalita ng Espanyol bago sila sumabak sa normal or regular class. Okay, so yung first na ginawa namin is naghanap kami ng school. So meron isang departamento o kaya isang sentro kung saan pwedeng puntahan ng mga parents para mag-request ng slot o kaya yung plaza na tinatawag. So ito yung parang sentro de apoyo de escolarization. So sila yung tutulong sa iyo para maghanap ng school kung may available slot yung school na yon. At i-inform kayo kung saan school kayo mapupunta. So normally, mapupunta kayo sa mga school na malapit sa inyong tinitirhan. Okay. Okay, so ano naman yung mga requirements? So kailangan ba yung mga form na galing sa Pilipinas, yung report card o yung form 138 o kaya yung form 137 at diploma para makapasok sila sa mga school dito sa Spain. Okay, so nung pumunta kami dito, so hindi namin alam kung kailangan ba talaga, pero para prepared na or sure na, dinala namin yung mga report cards kay mga school documents ng aming mga anak. Okay, just in case lang nakakailanganin. Pero actually, hindi nila kailangan. So, ang nire-require lang doon sa Centro de Apoyo de Escolarización ay yung passport ng mga bata at saka yung empadronamento kung saan ka nakarehistro na distrito. So, parang yun yung proof of yung residence mo. Kasi doon nila titingnan kung saan school ka mapupunta. So normally ilalagay ka sa school na malapit sa place ninyo. Okay, so nung panahon na yon, dahil malapit ng school time nung dumating yung mga bata, kasi dumating sila July then nag-start yung schooling September, so walang available na slot sa mga public schools. Kaya sa
semi-private or konsertado na eskwelahan na punta yung mga anak namin. So later on, malalaman natin kung ano yung mga iba't ibang type o tipo ng mga ng edukasyon, okay, yung mga schools dito sa Spain. So ayun nga. So yung mga school documents hindi na nila ni-require. So yung mga school na pinuntahan ng mga bata, hindi nila ni-require yung school record ng mga bata noon sa Pilipinas. So hindi na yun kailangan. Kasi ang tinitingnan nila dito ay yung age kay ng mga bata, kung saan level sila dapat mapunta. So let's take for instance, sa Pinas is 6 years old yung bata, so dapat nasa grade 1 siya. Okay, so ganun po yun. So yung level or yung age ng mga bata yung tinitingnan para kung saan sila ma-fit na class or kung saan class sila dapat mapunta. So kung sa grade 6 ba or sa first year, so that depends on the age ng mga bata. Okay, so sa amin, in our case, hindi nila ni-require yung mga school records na galing sa Pilipinas since grade 6 at saka first year na sila nung dumating sila dito. So hindi na nila kinailangan pa yung mga school records, okay, form 137, form 138, or yung diploma ng mga bata nung nagtapos sila ng grade 6 and so on and so forth. So hindi na yun kinailangan, pero just in case lang for future references, you can bring also these documents kasi malay natin kakailanganin din natin siya in the future, at saka para may file din kayo. So just bring those school records para meron kayong kopya when you are here in Spain already. Ayun, so natakal na natin kung paano kumuha ng slot. Okay, so punta lang kayo doon sa mga sentro de apoyo de escolarizacion na malapit sa inyong mga lugar. So meron yon. Okay, yung mga iba naman ay dumedirekta na sila sa mga schools. Okay, so nagtatanong sila doon kung may mga slot. So may mga form lang sila na pinifill outan. So normally early February or March, okay, pwede na kayong magtanong sa mga school, okay, para mag-reserve ng slot para sa next school year. So, let's say for instance sa September, kasi September ang pasukan dito. So as early as February, pwede na kayong magtanong sa mga school para mag-request or magpa-reserve ng slot para sa inyong mga anak. Okay, so pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang level ng edukasyon dito sa Spain, at saka yung mga iba't ibang uri o tipo ng eskwelahan dito sa Espanya. So ito yung susunod nating tatalakayin. Okay, so may mga iba't ibang levels, of course, yung educational system dito sa Spain. So just like sa atin sa Pilipinas, so meron tayo yung education infantil. So ito yung parang sa kindergarten class natin. So normally, from 3 to 4 or 5 years old. So 3 to 5 years old yung education infantil. So same lang din sa Pilipinas. Okay, next is, of course, yung education primaria. So ito yung elementary level sa atin sa Pilipinas. So yan from 6 to 12 years old. So 6 years yan yung education primaria. So same lang din sa Pilipinas. So grade 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so ayan. So 6 na taon ang education primaria. So sa grade 6, of course, meron silang simpleng graduation. So hindi kagaya dun sa atin sa Pilipinas na napaka-formal yung graduation ceremonies dito. So dito is very short lang yung celebration nila ng graduation. Kapag halimbawa nagtapos sila ng grade 6, napakasimple lang compared sa atin sa Pilipinas. Parang yung pinaka-main, of course, main part of the program is simply receiving the diploma or yung pin or insignia. Okay, yun lang, ganun lang kasimple. Wala yung mga intermission numbers, mga speeches na ano, iba't ibang klase ng speeches, wala. So, very short program yung graduation ceremonies dito sa Spain. Okay, so yan yung elementary level or education primaria. So, next is yung education secundaria obligatoria. So, ano yun? So, obligatory yun. So, para makapasok ka sa ibang level, kailangan mong matapos ang high school. Okay, so yung education secondary obligatory dito sa Spain ay 4 na taon, just like sa atin sa Pilipinas. So meron yan, first year, second year, third year, and fourth year. Okay, kapag tapos na sila ng fourth year sa secondary, of course, meron din silang simpleng graduation din, just like doon sa elementary. So napakasimple lang talaga yung graduation ceremonies dito sa Spain. After finishing the secondary level, okay, so may mga option yung mga bata.
So it's either pupunta sila doon sa bachillerato. So bachillerato parang senior high school sa atin sa Pilipinas. So 2 years yon. Now, kung ayaw naman nilang mag-bachillerato or senior high school, pwede silang pumunta sa formation professional. So parang technical vocational course ito. Okay, sa Pilipinas. So, yun yung counterpart niya. Okay? So, doon sa formasyon professional, may ano yan, may dalawang level din. So, may grado medio. So, 2 years yan. Pag matapos na yung grado medio, meron na siyang titulo. Meron na siyang diploma. Pag natapos na yung dalawang taon, nakapag-practice siya. Meron na siyang titulo, meron na siyang license, and pwede na siyang mag-apply. So, pwede niyang i-apply yung tinapos niya sa grado medio. So, 2 years yon, okay? So, yung isa naman, pag matapos niya yung grado medio at gusto niyang mag-aral pa, meron pang susunod. So, that is yung grado superior naman. Okay, so dalawang taon din yon. So, 2 years din yon. So, pipili yung estudyante kung anong course ang gusto niyang kunin. Kung related doon sa grado medio, then pwede niyang ipagpatuloy yon. So, parang i-master niya, pwede rin ganun. Okay, para mas marami pa yung kaniyang matututunan doon sa particular na area na yon. So, yun yung grado superior. Ayan, so dalawang taon din. So, mas of course, kapag grado superior ka at natapos mo yon, then may possibility na mas maganda or mas, yeah, mas maganda yung opportunity mo kapag mag-a-apply ka ng trabaho. So, kung matapos mo yung 2 years ng grado superior, then meron ka na ding titulo and you can apply for a job already. O, yun. So, yun yung pwede nating option kung ayaw nating mag-bachillerato or senior high school sa Pilipinas. Yun yung counterpart niya. Okay? Alright. Pag natapos yung isang estudyante ng bachillerato, then pwede na siyang mag-exam para doon sa entrance sa university. Pwede siyang mag-exam. So, normally, ang bayad yun is nasa 100 euros more or less para doon sa entrance examination sa university. Ayan. So, yan is kung natapos mo yung bachillerato. Pwede kang papasok direktamente doon sa university once na naipas mo yung evaluation or yung entrance examination. Okay. So, paano naman yung nag-grado medyo? Pwede ba siyang pumasok directly sa university? So, hindi. Kailangan, kung gusto niyang mag-university at grado medyo lang yung natapos niya, kailangan bumalik siya sa bachillerato. Or if not, kung halimbawa natapos naman niya yung grado superior na dalawang taon, pwede siyang mag-exam doon sa EBAU na tinatawag yung entrance examination sa university. So, pag natapos ang grado superior, pwede siyang mag-exam at pwede siyang pumasok sa university. So, ganun po yun. So, ganun yung parang sistema kung gusto mong pumasok sa university. So, yung requirement is kailangan matapos mo yung bachillerato para makapag-enroll ka ng mga iba't ibang courses. So, depende rin sa resulta ng EVAU or yung entrance examination mo. Kasi, syempre, may mga dapat na grades or rating na dapat mong ma-target nang sa ganun ay maka-enroll ka sa particular na course na yon. So, kailangan may limit siya. So, kasi nililimit nila. So, dapat makuha mo 10 para makapasok ka sa law. Something like that. Kailangan 9.5 ang makuha mo doon sa entrance examination nang sa ganun ay makapasok ka sa medicine. Okay? So, sa teaching namin, halimbawa, kailangan may 8.5 ka para makapasok ka sa course na yon. Okay? So, depende yon sa mga schools din na papasukan ng mga bata. So, yung rating or yung level na nag-gain nila, na-obtain nila doon sa entrance examination. So, iba't iba din yon. Iba't iba, depende sa mga university. Alright. Okay, so yun. So, kailangan matapos mo yung bachillerato para makapasok ka sa university, makapag-enroll ng mga courses nila. Or, if not, kung natapos mo naman ang grado superior, you can go also to the university. Okay? Pero, kailangan mong mag-exam din. Alright, so ayun po yung mga iba't ibang system, okay, level of education dito sa Espanya. Okay, so meron ding iba't ibang tipo. Of course, kagaya sa atin,
yung mga schools natin ay categorized na private school, semi-private, at saka private school. Okay, dito naman is so ganun din. So meron tayo yung publiko, that is yung public school. Meron din tayo yung konsertado. So yung konsertado is parang semi-private siya. So meron kang kunting babayaran dito sa konsertado. Okay, so ibig sabihin is eto naman is semi-private kasi merong kunting tulong or ayuda na ibibigay ng gobyerno sa mga school na to. Of course, doon sa public is wala kang babayaran. Okay, doon sa konsertado naman na mga eskwelahan dito sa Spain is meron kang kunting babayaran, parang semi-private. Now, doon naman sa mga school na private or privado, ayan, so malaki-laki konti yung babayaran mo man. So, yun po yung mga iba't ibang klase or tipo ng schools kay dito sa Spain. So meron siyang publiko, konsertado. So yung konsertado is semi-private at saka yung privado. So yan yung private school. Ayan, so pag-uusapan din natin of course yung kung magkano yung babayaran sa iba't ibang level. Okay, so of course yung babayaran or yung monthly tuition or matricula, that depends on the type of school kung saan na-enroll yung mga anak ninyo. Okay, so let's take for instance doon sa edukasyon infantil 3, 4, 5 years old. Of course, kapag nasa public siya is free yung education, okay, sa public school. Kapag nasa konsertado ka naman, na nagre-range yan sa 50 to 60 euros monthly. So that depends sa school din. Okay, so may 50, may 60, may 70. Okay, depende yan sa mga school. Okay, so hindi pare-parehas yung mga school, mga konsertado kung magkano yung monthly tuition nila. So depende na din siguro sa location, something like that. Okay, so yun. Kapag nasa konsertado yung school, sa edukasyon infantil, more or less nasa 50, 60 euros ang monthly. Tapos, kung gusto mo ding maiwan yung anak mo kasi hindi mo siya makuha kaagad kasi may trabaho ka. So, normally after yung school nila, let's say for instance 1 o'clock tapos ng schooling, pero hindi mo pa makukuha. So, pwedeng magstay yung bata hanggang 4 p.m. or 5 p.m. ng hapon kasi nga may trabaho ka. So, yung mga bata, kakain sila doon. So, yun yung tinatawag, no, na comedor, at kailangan mong bayaran. So, nasa 100 to 120 euros din yung monthly para doon sa comedor kasi kakain yung mga bata at saka magstay siya doon sa school for few hours kasi hindi mo po siya makuha. So, mayroong program din yung mga school, yung comedor, para doon sa mga bata na hindi pa makukuha kaagad ng kanilang mga magulang dahil nga sa trabaho nila. Okay, doon naman sa edukasyon primarya, so based doon sa experience namin sa mga bata kasi na-enroll sila sa isang konsertado, so ang monthly nila is nasa nag-start kami sa 48 euros hanggang tumaas 48, 50 hanggang naging 60 euros monthly. Okay, so pag-i-compute natin sa Pinas, okay, sa 60 euros sa isang semi-private na school or konsertado is nasa 3,500 pesos ang monthly. So kung 10 months, nasa 35,000 pesos ang annual nila, ang tuition fee nila in 1 year sa elementary level in a semi-private school kaysa semi-private school or concertado na tinatawag dito sa Spain. Okay, doon naman sa edukasyon secundaria obligatoria, okay, yung mga anak namin is sa concertado din na enroll, so doon na sila mismo sa school kung saan sila nag-start, doon na sila nagpatuloy kasi maganda yung education, educational system doon, maganda yung quality, I should say, maganda yung quality ng education doon sa school na yon. Okay, so napamahal na din yung mga bata sa mga klase at sa mga teachers nila, kaya doon na sila nagstay. Alright, so konsertado is nasa ganun din, sa secondary nasa 50 to 60 euros din monthly, so nasa 35,000 annually yung tuition fee nila. Okay, sa isang taon more or less 35,000 pesos yung annual na tuition pag i-convert natin sa peso. Ayun, so
Yun is yung sa secondarya, obligatorya. Okay? Yung sa ano naman, sa public of course, so free education. So wala kang babayaran kapag publiko. So yun lang yung pwede kong sabihin kasi hindi naman nila na-try sa private school nung high school sila. So sa concertado or semi-private, more or less nasa 50 or 60 euros ang monthly. Now, move tayo sa bachillerato. Okay, so sa public of course is wala kang babayaran, so except yung mga miscellaneous fees, meron lang din konti. Okay, sa concertado naman, kapag sa bachillerato or senior high school is nasa 60 to 70 euros, okay, ang monthly ng mga bata kapag sa concertado. Okay, tapos sa bachillerato naman, mahal sa private. So yung anak namin is ganito kasi, yung school na pinasukan niya is nung primary or let's say elementary at saka high school is concertado yung category ng school. So yun yung type ng school. Okay, same school siya, nung elementary at high school, concertado. So, meron kang babayaran minimal amount, nasa 50, 60, 70 euros monthly. Pero, nung bachillerato na, same school din, ang category ng bachillerato nila is private. So, imagine yon, isang school pero dalawa yung category niya. So, ang kategorya niya dalawa, concertado at saka privado. So, yung isang school na yon pwede siyang magkaroon ng dalawang kategorya. So yun yung kaso ng mga anak namin. So, yung same school na pinasukan nila is yung kategory ng bachillerato or senior high school is privado siya. So, nasa 385 euros ang quota. Alright, so mahal din siya kasi pa-private na yung bachillerato, yung senior high school ng anak namin. So, ano siya? 385, so nagre-range siya ng mga 23,000 monthly. So imagine that, for 10 months, compute mo, sa 23,000, nasa 230,000 pesos ang annual nila sa bachillerato kasi nasa private sila ng senior high school. Okay, pero of course, yung 385 euros is mahirap bayaran. Okay, so ang ginawa namin is nag-apply kami ng scholarship or yung beka. Okay, sa school mismo kasi may ino-offer sila. Of course, para makapasa ka doon sa beka na yon or scholarship, kailangan of course mataas yung grades mo or yung nota mo. Yan, dapat makapasa ka sa standard nila. Okay, sa awa naman ng Diyos is meron silang pinigay na discount na 1,000 euros. So, let's say for instance, yung 385 times 10 is nasa 3,850 euros at magbibigay ng school ng 1,000 euros na beka or scholarship. So, nasa 2,850 na lang. Okay, ang babayaran namin. So, i-divide mo na lang yon ng 10. So, nasa 285. So, instead na 385 ang babayaran namin monthly, nasa 285 euros. So, nabawasan ng 1,000. Okay, so meron pang beka naman ang ibinibigay ng Ministerio de Educación. So, nag-apply din kami at may binigay silang more or less na 700 euros. So, malaking bawas din yung 1,000 euros para doon sa tuition fee ng mga bata. Okay, so sa kaso naman ng anak namin na lalaki, so yung panganay, so hindi siya nag-bachillerato. So ang ginawa niya is pumasok siya sa formasyon profesional. Okay, so hindi siya nag-bachillerato. After high school is nag-proceed siya sa grado medyo. So yung grado medyo, meron na siyang titulo nung natapos niya. Okay, dalawang taon din yon. Okay, so yung grado medyo niya is, ang school is ano siya, concertado. So hindi ganun kamahal yung monthly. So nasa 60 to 70 euros ang monthly niya, ang monthly quota niya, parang yun yung tuition fee niya. So kailangan mong bayaran yun, 60 to 70 euros monthly. So nasa 3,000 plus pesos din ang monthly niya sa grado medyo kasi concertado or semi-private yung school na pinasukan niya. Okay, next is yung after natapos niya yung grado medyo, then nag-continue siya sa grado superior. Okay, grado superior naman, 2 years din yon. Okay, so may 2 years siya, kailangan niyang tapusin yon para makakuha siya ulit ng titulo. Then later on, kung gusto niyang mag-apply na ng trabaho, then pwede na niyang gamitin. Now, yung school, same school din na pinasukan niya, yung grado superior nila is private siya.
So, yun yung sinabi ko kanina, yung isang school, pwede ang dalawang kategorya. Okay, so, sa halimbawa sa lower level is concertado or semi-private, tapos sa higher level nila is private school na siya. So, yung anak namin, okay, sa school na pinasukan niya, sa grado superior is privado siya. So, ang binayaran niya is ganun din, 385 more or less, 385 euros ang monthly niya. So, yung 385 times 10, nasa 3,850 more or less, 230,000 pesos, so mahal. Okay, so hindi namin kakayanin kasi private yung bachillerato na anak namin, tapos private din yung anak namin na lalaki sa grado superior. So 385, 700 plus euros ang monthly na. So mahal yung 385 times 2 na mga anak, no, nasa private school sila. So yung anak kong nasa grado superior, nag-apply din kami. So guys, so take note of this kasi may mga chances tayo, may mga oportunidad na pwede kayong mag-apply ng mga scholarship grants, okay, o kay mga beka na tinatawag beka sa Comunidad de Madrid. Okay, kung nasa Madrid kayo, pwede kayong mag-apply ng scholarship sa Comunidad de Madrid. So, i-check nyo lang yung website nila. I-type nyo lang beka Comunidad de Madrid. So, andun yung mga instructions kung paano mag-apply. Okay, so yun yung ginawa namin. Nag-apply kami ng beka din para sa anak naming lalaki sa Comunidad de Madrid. Nang sa ganun ay maibsan yung babayaran namin. So, yung 385 euros monthly, naging 155 euros na lang ang monthly namin kasi may ibinigay sa amin ng Comunidad de Madrid na 2,000 plus euros para doon sa scholarship ng anak naming lalaki. So, 155 euros na lang ang monthly namin. So, malaking bawas yung 200 euros, di ba? So, kailangan lang mag-search kayo sa internet kung paano kayo mag-apply ng mga beka or scholarship, or mismo sa school, pwede kayong magtanong kung paano sila makatulong. Kasi yung school din na yon na pinasukan ng anak namin is sila din yung nagbigay ng tip kung paano mag-seek ng help or support, financial assistance sa gobyerno dito sa Spain. So, kailangan lang magtanong kayo nang sa ganun ay matulungan kayo, okay, sa mga financial na obligation sa school. Okay, so kailangan lang nating magtanong-tanong sa kanila. Ayun, so huwag kayong mahiya, okay? Nang sa ganun ay ma-lessen yung financial burden natin kasi syempre hindi naman ganun kalaki yung kinakita natin monthly sa pag-work natin dito sa Spain. Ayan guys, so yun. So yun naman yung sa grado superior. Now pupunta tayo sa university kasi my daughter will be going to the university. So after finishing bachillerato or senior high school, so nagtake siya ng exam, yung entrance examination. So sa awa ng Diyos ay nakapasa naman. Okay, so we're very happy kahit hindi sila ipinanganak dito, they were able to survive. Okay, yung Spanish language, syempre hindi sila pinanganak dito, so kailangan nilang magsalita ng maayos, nang sa ganun ay maintindihan nila ng maayos ang mga lesson. So far naman very diligent sila, very studious. So yun yung pinagpapasalamat namin sa Diyos kasi kahit hindi kami masyadong tutok sa kanila is they were very independent to learn the language. So yun yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi napaka-responsable nila, okay, sa kanilang mga obligations sa school. So we thank God talaga yan. So we are really very blessed kasi ayon sila sa amin. Okay, kasi alam nila na marami tayong trabaho, marami tayong mga responsibilities sa work natin, and they are doing their responsibilities. So we really thank God for that. Alright, so nung natapos niya yung bachillerato, then nag-take na siya ng exam. So yung examination fee, just like what I mentioned previously, nasa 105 euros ang entrance examination para sa ganun ay matake mo yung entrance na yon. Alright, so magkano naman yung tuition fee, okay, sa university?
university. Okay, kasi may nag-message din sa akin na kaibigan din natin dito sa Madrid na sabi daw ng kanyang employer, sabi niya ng amo is mahal ang pagpapaaral dito sa Spain, lalo na sa university. Okay, mahal kung sa private ka mag-enroll. Okay, kapag sa mga public universities naman, I think kaya niyo yun. Okay, so just like in our case, kasi first time namin na magpapaaral sa university, kasi nga yung anak naming lalaki is hindi siya pumasok sa university kundi sa formation professional siya, so parang yung technical vocational courses. Okay, so matatapos na din niya this year, sana matapos niya din. So yung anak namin is sa university siya papasok, yung dalaga namin. So na-approve naman yung kanyang evaluation sa entrance examination. So ang tuition fee niya is nasa 1,318 euros for 1 year. Okay, so mas mura. Mura siya compared doon sa bachillerato niya, kasi private school yung bachillerato niya. Pero dito kasi is sa public university siya papasok. So nasa 1,318, so nasa 80,000 pesos din yung isang taon niya. So yung mga kapwa nating OFW dito sa Spain, okay, I'm sure na kaya nyo din yan. Okay, kasi yung 1,318, so divided by 10 halimbawa, is nasa 130 euros ang monthly. So nasa 6,000, 7,000 pesos din ang monthly. So kakayanin nyo yun. So hindi yun ganun ka-expensive din, okay, sa mga public university dito. Okay, so kasi syempre may tulong ang gobyerno sa mga public universities. Okay, so yung binayaran niya is nasa 420, yun yung pinaka first na payment. Okay, kailangan magbayad ka ng 420 euros nang sa ganun ay makapag-enroll ka. Tapos yung remaining doon sa 1,318 euros, okay, dinivide nila yon sa 7 na kota, 128 euros for 7 months. Na advance na yung first 3 months na 420 euros. So 7 quotas na lang nung naiiwan, nasa 128 euros. So okay din yon. So mura na din yon, di po ba? Ayan, so ganun po. Yun po yung mga binabayaran dito sa Spain sa pagpapaaral ng mga bata. So hindi naman ganun kabigat, okay, unless sa private school kayo mag-enroll, then mahal talaga. Pero kung halimbawa sa private school naman kayo napunta, then you try to seek for some scholarship grants. Ayan, kung halimbawa masyadong mahal yung binabayaran nyo, let's say sa private school kayo napunta, then try nyo magtanong sa school, kasi meron din silang scholarship grant, meron din sa Ministerio de Educación, check nyo lang yung web nila, at saka yung Comunidad de Madrid, meron din silang binibigay na ayuda, yan, paayuda sa mga estudyante. Ayan, so lalong-lalo na din guys kung halimbawa is familia numerosa kayo, so halimbawa 3-3 yung anak ninyo or more, so mas malaki yung ibibigay na ayuda kay ng gobyerno or ng school sa inyo. Kasi kung familia numerosa kayo, marami kayong mga anak at nag-aaral, yung school mismo is meron silang ibibigay na diskwento sa inyo. Ayan, so yan guys, so I hope itong vlog na to is nakapagbigay ng tips sa inyo. Okay, impormasyon ng sa ganun ay of course malaman natin na hindi naman ganun kalaki, or yeah, kalaki yung babayaran natin kapag magpapa-aral tayo ng ating mga anak. Ayan, so kung halimbawa yung mga anak niyo is nasa Pinas at gusto nila, kung halimbawa yung mga anak ninyo ay nasa Pinas pa at gusto niyo dalhin dito, ayan, so I'm sure nakakayanin yung pag-aralin sila dito. Okay, for sure nakakayanin natin na ito. Okay, so lalo-lalo na kung dalawa or tatlo yung anak natin, then better na iselect natin yung public or konsertado ng mga schools. Pero kung kaya nyo naman sa private school para sa mga anak ninyo, why not, di po ba? Okay, so ayan lang naman. So
nasa estudyante naman yon. Kahit anong tipo ng school na puntahan niya, public man, konsertado man, or privado, kung nasa bata na yon. At saka of course, yung guidance natin, parental guidance, napaka-importante din guys nang sa ganun ay matutukan natin, ma-assist natin yung mga bata, kung ano yung mga pangangailangan nila sa school. Ayan guys, so yun lang po yung ano gusto kong i-share sa inyo ngayon, okay, sa mga parents na nandito sa Spain. So sana ito ay nakapagbigay ng tulong, informasyon ng sa ganun ay mapag-aral natin ng maayos, ng mabuti, ng sa ganun of course ay makatapos sila ng kurso dito sa Espanya at ma-i-apply nila later on. Ayan guys, so thank you so much for listening. Okay, adios, ciao, hasta luego.